Na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang bitbit ng tambalang pinagtibay na ng panahon at mga isyong panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat ay kabanding. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino. Issue spotted. Oh my! Tumbling Thursday po talaga today. Napapatumbling po tayo sa dami na mga nangyayari sabay-sabay. Mga kaserbisyo, ilang minuto pa lamang po nakalilipas. Nakalapag na po dito sa Maynila ang dalawa po na nadakip po ng Indonesian police doon po sa isang mall sa Batam, Indonesia. Si Sheila Ong na kapatid po Puganti na ba ang tawag sa kanya? Puganting dating Bamban Mayor Alice Go at si Cassandra Lee Ong na isang incorporator sa isang Pogo Hub na kamakailan ay ipinasara doon sa may Porac, di ba? Pampanga. Na kliyente ni dating Duterte Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nakasalang naman ngayon, partner, sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara. Dinulungan lang daw niya. Dinulungan. Pero naging kliyente ba officially o tulong lang? Sabi, hindi officially. Aba. At pagkatapos, kaninang umaga, meron pa hong bomba na pinasabog. Yung ito pong person deprived of liberty na si... pangalan nito, Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadao. Anong sabi, partner? Sabi nila, may nagutos daw sa kanila na patayin ang tatlong Chinese nationals na pinaghihinalaang drug lord. No? At nakakulong. Na nakakulong, nakapiit. Sa Davao. Tapos? Tapos meron sa kanilang nagsabi na inutos nga. Kapalit ng 1 million kada ulo. So dapat 3 million nun, pero 2 lang ang natanggap nila. Okay. At ang kanilang kalayaan. Okay. Pero hindi sila pinalaya. Hindi sila pinalaya pagkatapos nilang sumunod sa kasunduan. Okay. At ang sabi nung isa dun sa 2, sabi ni Andy or ni Tantan, na pagkatapos daw nila ginawa ang kanilang ginawa, nag-congratulate di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aba, talaga naman. Tapos sabi niya, narinig daw niyang tumawag. Nabusesan daw niya. O sige, mamaya, balikan natin yung mga kwentong yun, ha? Pero bago po yan, maki-update po tayo. Dito nga po sa pagbabalik dito sa Pilipinas ni Sheila Leal Go at ni Cassandra Lee Ong. Sila po ay isinakay na kanina sa isang coaster at dadalin muna sa NBI para doon po sila i-debriefing. Alamin natin ang latest mula po sa ating kaserbisyong si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert, nasa na kayo? Tony, case medyo bilis yung naging usad nung escort ng sasakyan nila Go at ni Cassandra Leong. Medyo hindi na kami nakabuntot sa kanila kaya umahanap kami ng way para mahabol sila, pero ididiretso sila sa National Bureau of Investigation. Ang sabi ng tagapagsalita ng Department of Justice na si Assistant Secretary Mico Clavano ay kailangan muna silang sampahan ng kaso, mabasahan sila ng mga inerereklamo sa kanila, mailahad sa kanila kung ano yung mga isasampang kaso sa kanila bago sila i-turn over sa Senado at sa Kamara. May mga kaso kasing kakaharapin ito. Unang-una, yung obstruction of justice, si Cassandra Leong. At bukod doon, ay may iba pang mga ikakaso sa kanya. Kaya ang sinasabi ng tagapagsalita ng
DOJ na si Asek Labano ay posible na hanggang weekend ay manatili sa NBI itong si Cassandra Leong. Si Sheila Leal Go naman, ang kapatid ng dating mayor na si ng Bambatalak na si Alice Go ay kakasuhan din naman ng paglabag sa Passport Act, kaya ang detention naman niya mananatili muna siya sa Bureau sa Immigration Bureau. So sila muna yung may custody sa kanila pagkatapos na process sa National Bureau of Investigation ngayong araw, at inaasahan nila na kung hanggang gabi ay tatagal yung process na ginagawa ng NBI, sapagkat kakailanganin pa ng abogado dahil sinabi daw nung dalawa na wala pa silang abogado so far. So hahanapan sila ng abogado. Usually kapag ganyan, di ba, may mga pro bono attorney muna yung ibibigay sa kanila para magbigay depensa sa kanila doon sa mga isasampang kaso sa kanila. Mm-hmm. At pagkatapos niyan ay saka pa lamang yung turnover. So ibig sabihin nito, Tony at Casey, kapag naayos na ng NBI lahat ng ikakaso laban kay Cassandra Leong, ay saka pa lamang siya ibibigay sa kamara, sapagkat ang kamara yung may warrant of arrest sa kanya. Ito namang si Sheila Leal Go, kapag naayos naman na lahat yung ikakaso sa kanya, kabilang yung paglabag sa Passport Act, ay saka pa lamang siya iter-turnover naman sa Bureau of Immigration. Sa Senado. Sa Senado. Ang may warrant of arrest sa kanya. Pero for now, itong si Go ay sa BID, habang itong si Cassandra Leong ay sa bahagi naman ng NBI doon muna. Kasi kailangan yung presence nila para ma-file totally yung kaso. Kasi kung matatandaan natin yung iba, di ba, hindi ma-file sapagkat wala yung presence nila. Kuyang Robert, naging mabilis ang pangyayari, no? Nanonood kami ni partner sa iba't ibang monitor dito. Paano mo mailalarawan ang itsura, ang galaw nitong si Sheila Guo at Cassie Ong? Kapwa sila nakayuko, Casey. Nakayuko, ayaw magpa-interview, ayaw magpakita ng mukha. Kaya so, talagang tulakan, siksikan, kahit may mga police escort na nandun hanggang makarating doon sa coaster na pinagsasakyan nilang dalawa, kailangan muna sila paghiwalayin. Hindi sila magkasabay na inilaban dahil nga sa sobrang siksikan at ayaw naman nilang magpa-interview. Kahit kausapin mo, hindi sila nagsasalita, nakayuko lamang doon hanggang sa makapasok sila doon sa coaster. So, mabilis nga yung naging pagdating at paglabas nila sa NAIA, sapagkat pagkalapag ng eroplano ay sinabi agad ni Asik Labano na ay pumasok na doon sa loob, at pagkatapos ay isinundo doon sa eroplano itong dalawa, at mabilis na inilabas pasakay ng coaster at diretso yan sa NBI sa Quezon City. Casey and Tony. Sige, so hahabol kayo, ha, Kuyang Robert, papunta ng NBI. Sige, ingat. Abulin natin, tingnan natin kung ano yung mga magiging development. So far, yun lang yung binanggit ko sa inyo. Yun lang yung naging laman ng press conference. Maikling panayam sa airport. Kay Asik Labano, dyan sa NAIA, pagkalabas nitong dalawa. Balik ko na sa inyo, Tony at Casey. Sige, salamat, salamat. Kuyang Robert Maro. Ay, nako, partner. So, malinaw, ha, dun sa pagpapaliwanag po ni Asik Labano, na hiwalay yung lugar kung saan po madedetene ito pong si Sheila Leal Go at saka si Cassandra Leong. Matapos na sila ay sumailalim muna sa ano ba tawag doon? Pagpoproseso, debriefing ba ang tawag doon ng NBI? Kasi feeling ko, ha, partner, marami sigurong gustong malaman din ng NBI. Una sa lahat, paano sila nakapuslit? Sino ang tumulong sa kanila? Dahil may mga haka-haka nga na hindi sila makakalabas ng bansa kundi dahil sa tulong ng mga mismong otoridad, partner. Diba? At hindi rin kasi, yun yung pinag-usapan natin kahapon, hindi ba? Hindi rin pwede kasing sabihin na illegal silang nakalabas ng bansa. Oo. Hindi ibig sabihin na wala na kayong responsibilidad. Walang dyan, wala na kayong pananagutan. Anong sabi ni Pangulo Marcos Jr.? Sabi niya, heads will roll. O nga. Pero kaninong heads? At saka which heads? Head ba ng manok? Sabi, hindi pala. Alamin natin, ha, dahil po nakaabang naman ngayon ang ating kaserbisyo dun mismo sa headquarters ng National Bureau of Investigation. Kunin natin ang latest mula kay Tricia Lindo. Tricia! Magandang hapon, Tony at Casey. Nag-aabang tayo dito sa headquarters ng National Bureau of Investigation dito sa Quezon City. Dahil dito agad dediretso sina Sheila Guo at Cassandra Leong, kalapag nila sa NAIA kanina. Sa ngayon na hindi pa nakakarating ang poster na sinasakyan ng dalawa. Pero in minutes from now, aasahan na ang kanilang pagdating. Maski ang mga tauhan ng NBI ay naka-alert na rin sa bungad ng headquarters. Sa ngayon ay naghihintay lamang tayo sa lobby ng NBI dahil hindi pa pinapayagan maski yung mga media na makapasok sa loob kung saan gagawin ang questioning at debriefing. Tony at Casey?
Mm-mm. Sige, abangan natin ha kung ano po magiging pinakahuling mga pangyayari doon po sa pagharap nila Cassie Leong at ni Sheila Lialgo. Teka, Trish, Trish, umamoy-amoy ka din dyan kasi ba naman merong nakapaligid na dyan na o maaligid-aligid na magpipresenta or di ko ayang abogado? Para diba? Nitong dalawa? Mm-hmm. Diba? Meron na kaya dyan? Wala pa eh. Sa ngayon wala pa tayong nakikita. Puro lang talaga mga media at saka yung mga personal ng NBI nandito ngayon. Mm-hmm. Okay. NBI, hindi ito sa TAFTA Maynila. Trisha, no? Hindi. Oh, anong NBI ito? Ayan, sa Araneta, sa Araneta Quezon City. Tama? Sa Araneta Avenue po. Ah, okay. Sige. Trisha Lindo po yan ha, mga kaservisyo. Thank you so much, Trisha. Ingat. So, okay. Sige, so mabilis po kasi biglang pumutok yung balita no, na nadakip nga po itong si Cassandra Leong saka si Sheila Lialgo na mga otoridad sa Indonesia habang sila po ay nasa loob ng mall. Hmm? Ang tawag doon sa mall ay Mega Mall Batam Center sa may Batam Island sa Indonesia. Mm-hmm. So medyo mapapahanga ka ha sa mga otoridad sa Indonesia at alisto sila at nakita ka agad nila. Sige, sa dami-dami ng tao sa mall, partner, isipin mo yun na matuntun mo yung dalawang iyon. Paano kaya nagawa yun? No? Eh, alamin natin. Sige, alamin natin. Makakapiling po natin ngayon. Nasa linya po natin telepono. Tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Director Winston Casio. Maganda nga po sa iyo, sir. Tony and Casey. Magandang hapon. Early evening na, Tony and Casey. At sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Ay, ito pong pagkakadakip po ba kila Cassie? Nak, first name basis, no? Kay Cassie at kay Sheila. Kay Shields at kay Cassie. Oh, ito po ba ay mayroong po ba kayong direktang pakikipagtulungan dun sa mga otoridad sa Indonesia? Ganito po ang nangyari niyan. Mm-hmm. Itong si Cassie Leong, matagal na po itong wala sa Pilipinas. Mm-hmm. Early June pa po ito. Mm-hmm. Pagkatapos may kasayang operasyon ng Lucky South 99, umalis na po yan. Yeah. At hindi po natin mapabalik yan kasi wala pa pong arrest warrant po ang mga yan. Yeah. Then, just like anybody, we're also caught off guard nung nag-privilege speech si Senator Ontiveros na nakalabas na nga po si Alice Lialguo kasama yung kanyang mga kapatid. Kasi sabi nga po namin, we've been tracking the immigration proceedings, tracking all the commercial airplanes and commercial vessels. Mm. Wala hong lumalabas na Alice Lialgo at saka Guwa Ping, kaya kumpiyansa kami na nandito pa. Mm. Pero nung nakapagbigay ugnayan yata ang National Bureau of Investigation sa kanilang mga counterparts sa Malaysia, nakakuha sila ng immigration record. At nung nakita namin yon, agad ko pong tinawagan yung aming mga counterparts dyan sa Malaysia. At napag-form nga na nung July 17, umalis ng dyan Pasar Bali, ito si Alice Lialguo, papunta ng Kuala Lumpur. Dumating siya 12:08 or 12:05 ng umaga sa Kuala Lumpur na. Then he hopped into another airplane, papunta ng Singapore. He stayed there until July 21, then from 21, up until August 18, saka lamang sila lumipad papunta ng Batam. Okay. So nakuha po natin yung information yon kagabi. So nakipag-ugnayan tayo sa ating mga counterparts. Ganon din po yung PNP. Kasi merong police attache. So multi-agency ang nangyari dito sa pagdakip dito kay Alice Lial ay kay Sheila Leong at saka kay Sheila Go. So multi-agency effort po ito kaya nagpapasalamat kami sa counterparts natin sa Malaysia sa Indonesia at mabilisan po action nila. Pero nasaan si Alice Go? As of kagabi po, nung nakipag-ugnayan tayo sa mga immigration authorities nitong Indonesia, they're fairly confident na hindi pa nakakalabas si Alice at saka si Wesley. Ng Indonesia? Yung dalawang magkapatid. Yes, nasa Indonesia pa po sila. So confirmed. We were also trying to track Wesley kasi minatanggap din po kaming report kahapon na nakalabas naman po siya ng Indonesia daw di umano. Mm-hmm. But when we called our counterparts in Indonesia yesterday, they were still saying na up until kanina na nasa loob pa ng Batam itong magkapatid na ito. Mm-mm. But give us the if you can ha, Dr. Casio, yung gritty details talaga kasi nakita sa mall
Hindi ba? Anong klaseng intelihensya ang meron sila at natuntun nila itong dalawa doon? Sa dami ba naman ng mga pumupunta ng mall, nakita nila itong dalawa, Director? Ganito ho kasi talaga yan. Yeah. Meron ng inisyal na pakikipag-ugnayan yung ating Immigration Bureau doon sa Indonesia. Sapagkat naging usap-usapan na pala na itong magkakapatid at itong si Cassie Leong ay paikot-ikot na lamang dito sa Southeast Asia nitong nakaraang mga ilang buwan na, July. So more than a month na po. So nagkaroon po ng pagpupulong itong mga immigration officials dito sa ASEAN at nabanggit po sa mga Philippine immigration officials po ito. Kaya nag-usap-usap na ho at sinek kung talaga bang totoo yung mga usap-usapan na iyon. So initially, nakipagbigay ugnayan ang ating mga agencies, law enforcement agencies, dito sa Malaysian counterparts natin dito, yung Malaysian Police Attaché. Mm-hmm. At siya po ay nakipagbigay ugnayan doon sa kanyang counterparts naman sa Malaysian mainland. At naibigay nga po itong mga patunay na ito. So, nung na-track na po nila. So, trinak ng Malaysia, trinak ng Singapore, trinak ng Indonesia. So, nagkaroon ng parang alert request between Philippine immigration officials and Indonesian immigration officials. So, they kept on tracking the movement of Sheila and Cassie Leong. Ito po yung tinatawag natin, Tony and Casey, na Blue Notice. This is an Interpol mechanism kung saan one sovereign country, member state ng Interpol, would request another sovereign country, a member din ng Interpol, to track the whereabouts and locations of personalities that are suspected to be involved in criminal activity. So makatuwid, ibig sabihin po ba nito, Director, na nagkaroon po ng surveillance at minanmanan yung kilos nung dalawa hanggat sa sila ay sinundan papunta dyan sa mall, sa Batam? Yes, sir. Ganun na nga po ang nangyari. So, we were able to track them. Binuntutan. Sila, yes, sir. Ang unang tracking natin, sila ay nag-stay sa isang hotel na ang tawag ay Harris Hotel Batam Center dyan sa Batam, Indonesia. Then, napag-alaman na rin ho natin kung sino yung nagbayad nung kanilang hotel sa loob ng tatlong araw. At yung nagbayad nung kanilang hotel ay siya ring tao na wanted din natin dito sa Pilipinas na siyang dating presidente nitong Lucky South 99. Na isang Singaporean national na nagnangalang si Zhang Ji. So, masalamat po talaga tayo na malaking tulong ang binigay sa atin itong Indonesian authorities para mabilis ang makuha po natin itong dalawang individual na ito. So, at halinawa, makuha din natin yung dalawa pa. Opo. So, fairly confident po kayo, Director, na dahil po sa surveillance na ginagawa ngayon ng Indonesian authorities na posibleng sa ngayon habang tayo nagsasalita ay minamanmanan na rin nila yung kilos ni Wesley at saka ni Alice Go. Yun po ang nakarating sa amin sa pagkipag-ugnayan sa ating mga counterparts doon na they're locking into the location of at least one of the two. Hindi pa namin sigurado kung sino yung at least one of the two na ito po. Okay. Dr. Casio, naka-check-in ba sila lahat same sa hotel? Isang hotel? Oo. O naghiwa-hiwalay sila? Yun po ang aming natanggap na balita na sila ay naka-check-in sa pamamagitan kay sa pamamagitan ng tulong ni Zhang Ji isang hotel sa Harris Hotel Batam Center. Okay. Ang tanong na lang ay bakit hindi sila nakuha ng sabay-sabay. Marami hong posibilidad. Pwede ho na wala roon sa nung panahon na pinasok or kinuha, inimbitahan ng Immigration Authorities ng Indonesia yung dalawa. So, marami hong possibilities. Malalaman ho natin yan kapag sumailalim po sila doon sa NBI. Legal na pakikipagpanayam sa kanila ng NBI. So yung pagkadakip sa kanila nangyari mismo sa hotel? Sa mall. O sa mall? Sa mall. Sa mall. Sa mall. Sa mall po. Opo. Okay. Opo. Pero hindi sila magkakasama. Baka may ibang lakad yung magkapatid. Ganon. Baka yung iba. At this point, Casey and Tony, conjecture pa po ito sapagkat nakadepende pa ito sa magiging pag-uusap ng dalawang nasabat na natin at saka ng National Bureau of Investigation. Oo. Dr. Casio, tama ho ba yung sinabi ni Dana Sandoval no ng Bureau of Immigration na siguro mga dalawang linggo na ang nakakaraan, merong flight
arriving in the Philippines na nandun sa passenger list yung tatlo, si Cassie, si or yung apat. I'm not sure kung sila yung apat, pero nandun si Alice Lialgo na paparating ng Pilipinas. Tapos nung binantayan, eh hindi naman sila dumating. Did you get the same info, Dr. Casho? May mga ganong impormasyon po tayong natanggap, pero lahat po yon ay naging unverified po at that point, no, sapagkat base nga po sa aming pagmamanman din po, we were not able to see their name, so to speak, no. Yes. So at that point and until today, that would be mutan academic na po, sapagkat wala naman talaga sila dun sa naturang flight na yun po. Oo, pero nagpapatunay lamang na talagang labas-masok. Actually, isa pa siguro ang tanong, Director Cassie, yung pong binigay na salaysay ng notaryo, no, si Attorney Elmer Galicia, na nagpakita pa daw sa kanya itong si dating Mayor Guo para magpa-notarize ng counter affidavit noong August 18 ata, 14. No? 14, sorry. So, ibig sabihin nun, posibleng dito sa pag-debrief ng NBI kay Sheila Guo, ay makumpirma nila kung talagang nasa Pilipinas pa si Alice Guo nung petsa na iyon, no? Yes, sir. Yes, Tony. Isang posibilidad po yan. Kasi yes, kami rin po ay nahihiwagaan sapagkat mariing pinangangatawanan ni Attorney Galicia na talagang umarap sa kanya, nagbaba lamang ng car window, vehicle window, ito si Alice Lialguo, at nakita niya na siya talaga yung personal na nag-appear at mag-subscribe doon sa kanyang kontrasalaysay or counter affidavit na tinatawag, no. So napaka masalimuot po itong episode na ito at ipamatapos-tapos. Kaya nga po kami nagdarasal na sana'y mabilis na pong matapos yung resolusyon ng Department of Justice doon sa kasong isinampa namin para kung kami man ay katigan, malabasan na po ng warrant of arrest. Ngayon, kung hindi naman kami makatigan doon sa kasong qualified trafficking in person, we will go back to the drawing board and see if we could refile and so on and so. Magulo ito. Basta ang sinisigurado namin, we're triggering the investigation as to how and who and where he was able to get out of the country, if indeed he's out of the country. And just like what the president said, heads must roll, sapagkat sayang po ang effort ng gobyerno dito. Malaking resources na po ang nagugugol natin sa kasong ito. In fact, dito lang sa opisina namin ngayon, meron kaming isang almost 100 square meter foot na room na mga dokumento, na punong-puno ng mga dokumento para sa mga isasampa pa naming mga kaso sa susunod na mga araw. That's how much government resources we're spending to make sure na mapapanagot po natin itong mga scammers na ito. Dr. Casho, balik lang tayo dun sa mahiwagang pag-notary public, no, nitong si Alice Guo. Mahiwaga talaga. Ayan. O, di ba? Mahiwaga talaga. When you talk about minamanmanan na, no, ng Malaysian authorities, Indonesian authorities, interagency, no, yung galaw ng mga Guo at ni Cassie Ong, kasama ba doon si Alice Guo? Consistent ba na magkakasama silang apat or merong naging period na tatlo lang, yung dalawang magkapatid lang, labas si Alice Guo? May ganun ho ba? We have not yet gotten the full picture, Casey. Ano? Kasi maging yung mga impormasyon na naibibigay sa atin ng ating mga foreign counterparts ay hindi rin buo pa. Sapagkat, of course, they could not provide a 24/7 monitoring of these individuals from Indonesia, Malaysia, Singapore, then Indonesia again. So, binubuo pa po namin yung pieces of the puzzle. So, ang nakuha pa lang namin ay yung timeline talaga from July 17 until August 18 at yung hanggang kanina. Ang isang malaking hiwaga pa po sa amin talaga, tatapatin po namin kayo, hindi naman ho kami magsisinungaling, ay kung papaano po sila nakalabas ng Pilipinas at nakarating ng Denpasar noong July 17, considering that
they have international lookout bulletin order, lalo na si Wesley Go. Mm-hmm. So that's a very big piece of that puzzle that we need to resolve, kasi otherwise talagang hindi mawawala yung agam-agam that someone somewhere high up in the food chain was able to facilitate their escape from the country. Hmm. Naalala ko nga eh, Dr. Casio, yung sinabi niyo dati na paminsan, andyan kayo, biglang magbabago yung ihip ng hangin, mm-hmm, at kayo nagugulat na lang sa takbo ng mga pangyayari, no? Pero buti dito, eh bumalik sa inyo yung ihip ng hangin at dinala si Casio Ong at si Sheila Go. Tinangay ng hangin, ha? Hmm. Opo, but then again, we have to give credit where credit is due. Hmm. The credit is attributable to that of the Indonesian counterpart, sapagkat talaga hong tumulong sila sa atin dito. Ganon din yung ating Malaysian at saka Singaporean counterpart. No? Kasi nung na-receive na, napanood namin yung privilege speech, we've been burning the phone, so to speak, calling our counterpart, Singapore, Malaysia, Indonesia, and they have not failed us. Talagang this is an inter-ASEAN effort. We could not do this alone, so to speak. Buti na lang nandun sila, no, Dr. Casio. Eh kung kayo-kayo lang, malamang iba na naman. Kasapati namin. Mahirapan ho tayo. Kami sa PAOK, kakaunti lang ho kami. Nakadepende ho kami sa tulong ng ibang ahensya. Yeah. Yung ibang ahensya, mayroon din ho ibang mga priority sa mga yan. So, we just thank God that at least two of the four ay nakabalik. Mm-hmm. At harinawa, yung dalawa mapabalik din para mapapanagot po natin at makuha natin yung totoong picture. Mm-hmm. Because I hope you indulge me in saying this. Mm-hmm. To get the real picture, we should not end with putting to jail the scammers alone. That's true. We'd have to look at the local enablers, mm-hmm, who helped them facilitate this crime. Kasi of this magnitude would not have happened in our country if there were no people, private individuals or public officers who have facilitated this crime. Kahit na gano'ng kataas pa ang posisyon na hawak nila noon, Director Casio? Ganun naman po ang panawagan sa atin, yung direktiba sa atin ng ating Pangulo. Ang lagi nga akong sinasabi sa amin ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin, ang aming tagapangulo ng komisyon, he always reminds us, just follow where the evidence leads you. Walang personalan, wala akong politika. All our actions na susundan naman po ninyo since March of this year, di ho ba? Sure. May mga lumabas na mga politically exposed persons. So una, hindi muna namin sinama sa investigasyon sapagkat wala hong ebidensya. Mm-hmm. Pero as the investigation progress, naisama sa investigasyon, we're not motivated by politics and personal interest. Okay. Eh, sinusubaybayan niyo po ba, Director Casio, yung mga pagdinig ng Quad Committee? Lalo na kanina umaga, na meron po mga isiniwalat po yung dalawang resource person na PDL. Opo, nakikinig po ako kanina. Naputol po lamang noong tumawag na ang ating mga counterparts sa Indonesia na nandun na araw po ang immigration. Yes. At nakuha na si Cassie at saka si Sheila. Then, before we came on board, nanonood ulit ako sapagkat yung isang person of interest natin, si Ginoong Harry Roque, ay nakasalang din po kanina. Opo. Meron po ba kayong mga leads na narinig diyan po sa Quad Committee hearing na pwede na pong i-follow up ng PAOK? Marami ho. Nagpapasalamat din kami kahit papaano dito sa ating mga kongresista at maging sa mga senador. I have to be honest kasi I came from the academe. Marami akong natututunan dito sa mga kongresista na ito at saka sa mga senador. Sometimes you just have to do away with the noise kasi part naman po ng politics ang ingay. Pero pag natanggal mo na yung ingay, marami hong mga gems na ebidensya kaming nakukuha at yon ang mga nagiging basihan ng aming investigasyon dito, kaya punong-puno na ang isang kwarto ng mga documentary evidence dito. Nabanggit nyo na rin po na person of interest itong si Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron na ho ba siyang lookout bulletin?
Meron ho. Naisama na po siya doon sa pangalawang ILBO na tinatawag, Immigration Lookout Bulletin Order. So kasama po doon sila si Leong, yung mga incorporators, officers, and other persons of interest noong Lucky South 99, Lucky South Outsourcing, at saka ng Whirlwind Corporation. Kaya, pero wala pang HDO dahil wala pang kaso. Wala, yes, ILBO lang. ILBO lamang po. That is merely a reportorial mechanism within the DOJ. Kumbaga silang lahat, rubbing ILBOs lang, partner. Kasi rubbing ilbo talaga. Oh, grabe. Tingnan natin kung ngayon. Yes, kung ngayon yes. Rubbing ilbos na sila. Pare-pareho silang nasa Immigration Lookout Bulletin Order. Sige po, Dr. Casio, maraming salamat po. Dahil alam po namin na inaabangan nyo lamang yung debriefing kay Sheila Guo at saka kay Cassie Lee. O, talagang parang feeling close tayo kay Sheila at saka kay Cassie doon po sa NBI. So pare-pareho po tayong nakaabang kung ano po ang mga isisiwalat nila. Kung meron man, pwede naman siguro silang magsabi na I invoke my right to remain silent. Di ho ba, Director Casio? Yes, that is within their right. Yes. Mm-hmm. So pwedeng tikom lang ang bibig nila, partner, ha? At hindi sila magbigay ng anumang karagdagang impormasyon. So hindi nangangahulugan. Na? Nalilinaw na kinabukasan. Posibleng hindi pa. Mm-hmm. Medyo mahirap din na pilitin sila magsalita dahil may karapatan pa rin sila na huwag magsalita hanggat sa hindi sila nabibigyan ng karampatang legal representation. Correct. Sino kaya ang haharap na abogado nila? Si attorney din kaya, ni attorney Harry Roque. Ay, alamin natin siguro maya-maya na. Baka si attorney Stephen David. Oo. Or baka kung minsan, nagre-react na rin to si attorney Sal Panelo. Nakikita ko, baka siya din. Posibleng siya din, di ba? Dahil pumalag siya dun sa isiniwalat ng dalawang PDL dun sa Quad Committee Hearing. Eh marami din daw mapupulot ang paok dun sa Quad Committee Hearing, partner. Basta ang importante, Cassie Ong, nandito na. Si Cassie. Si Sheila. Nandito na rin. Sheila, yep. Thank you so much, Director Winston Casio po, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ingat po lagi. Opo, ay hinihintay natin siguro na makarating na nga doon sa NBI. Wala pa tayong abiso, no? Dahil sila Kuyang Robert Mano kanina, sa sobrang git-gita na nga doon sa mga tao na nasa naiya kanina, hindi nakabuntot doon sa convoy. So, posibleng nakarating na po doon sa may NBI Araneta Avenue, Quezon City. Kasi nag-skyway eh. Oo, para doon po magkaroon ng debriefing. Siyempre, popostehan po ng ating mga reporter yan. Aabangan nila kung ano po mga napulot siguro ng NBI sa kanila kung magsalita man yung dalawa. Di ba? Paano kung sabihin nila na We are not allowed to say anything because our attorney said that we are allowed to invoke pwede our right yun, to remain silent. Pwede yun. Pwede naman, di ba? Pwede naman nilang sabihin. Yes. Magsampa na lang kayo ng kaso. Pwede naman yun. They can just remain in detention. Para habang ayaw nyo magsalita, mabubulok kayo sa detention, di ba? But importante, nandito sila. Ngayon, ang tanong, dahil nga po sabi ni Director Casio, may monitoring ha, dahil may blue notice ang Interpol, may monitoring at surveillance na isinasagawa para po dito sa mga nasa kanilang lookout bulletin. Kung naman man na nila ang kilos ni Sheila at ni Cassie, malamang at sa malamang hinamaman man na rin nila yung galaw ni Wesley at saka ni Alice, di ba? So ano yung latest sa atin, Supreme Commander? Ano to? Dumaan ang Bureau of Immigration yung dumaan convoy. Saan? Tapos? Ano yun? Ano daw? Para kang ano ha? Ano ba itong mga pinagsusulat mo at hindi namin maintindihan? Anong sige, linawin ito? Mo. Baka ito yung lingwahe, ibang lingwahe ginagamit ni Supreme Commander. Sheila rin po kasi yung Supreme Commander namin si Sheila. Pero ibang Sheila ibang po ito. Sheila ito. Anyway, so mukhang ano ha? Mukhang nasa kalsada pa ata itong may convoy naman daw ng Bureau of Immigration. Alam ko na para ma-insert. Dumaan sa Bureau of Immigration yung convoy. So hindi pa pala dumiretso sa NBI sa Quezon City. So, pero hindi ba may binanggit si Kuyang Robert ba na dadaan... Dadaan na. Sa Bureau of Immigration, ito ay para kay Sheila. Kay Sheila. Pagkatapos NBI. Dahil may immigration violation. Oo, okay. NBI naman itong si ano. Si Cassie Leong. Baka dito muna. Tapos okay, sige. So, hindi pa ho pala ta dire-diretso dun sa
NBI office sa Araneta Avenue kung hindi may stopover pa ha dyan sa Bureau of Immigration. Sabi siguro ni Tricia. Hmm. Sabi nila dito pupunta. Bakit biglang wala? Hindi bale, Tricia. Hintay ka lang dyan. Padalang ka namin ng mga kape at saka biscuit para maganda na maakbak. So, pinapakita po namin ngayon kung kayo po ay nakatutok sa teleradyo serbisyo, ay yung pa ay pag-aabang ha, ng mga media dyan sa labas po ng tanggapan ng Bureau of Immigration dyan po sa may malapit sa Jones Bridge yan eh, di ba? Sa Maynila. Dahil po at dyan muna dadalin no, si Sheila Guo. Para po ay iproseso dun sa kanyang immigration violation. Mm-mm. So, hindi natin alam kung gaano katagal po ito gagawin. Mm-mm. At posibleng dahil nga po at 6:06 na po ng gabi, mm-hmm. ay baka tapos na, di ba? Tapos na ang official business hours kapag ganyang oras. Dapat. Ay, baka mag-OT sila bilang holiday bukas. Oh, di ba? Ano ba? Para nga naiisip ko, kapag ganun ba, meron pa mga closing hours sa mga ganyang tanggapan o hindi? Hmm. Kasi dapat kapag ganyan, special case yan, partner. Oh, oh. Hindi ka pwedeng magsara ng opisina dahil sinabi mong, alas 4 na sir, sarado na yung bintana namin. Di kasama ka sa heads mastrol. Di nasama ka dun. Di ba nga karaniwan, partner, kapag ganun natanggapan ng gobyerno. Nagagaganyan na yun. Bago pa nga mag-alas 4, nakaligpit na yung mesa. Nag-aabang na ng shuttle pa alis na opisina. Ay, grabe. Not today. Not today. Wag muna. Merong trabahong gagawin. Yes. So anyway, abangan po natin ha, mga kaservisyo, kung ano po mga magiging kaganapan po dyan sa Bureau of Immigration habang pinoproses eso po itong si Sheila Guo sa para sa kanyang passport violation, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Ito hindi natin alam kung gaano katagal po ang abot ng prosesong ito, kung siya po ba ay ano ba? Ang tawag dito yung stop and go lang diyan sa Bureau of Immigration or magtatagal pa siya ng ilang oras, no? Mm-hmm. Ang inaabangan kasi natin ay yung tanggapin na ng NBI Araneta Avenue office yung dalawa. Silang dalawa, di ba? At kung ano po yung magiging resulta ng debriefing sa kanila. Ang problema kasi, partner, kung ang debriefing sa kanila ay isa sa publiko ba? Or ito po ba ay ililihim muna nila kung anong mga detalye? Dahil baka may sensitibo silang impormasyon na maaaring ibigay, kung parehag silang magbigay ng ganon, na baka makaperwisyo naman o makaudlot naman dun sa pagmamanman para kina Alice Guo at kay Wesley. At saka kay Wesley Guo. Yan ay kung magsalita sila. Dahil sabi nga ni Dr. Casio kanina, karapatan pa rin nila na hindi sabihin kung ano man ang nalalaman nila. Correct. Bago po tayo magpatuloy, no, syempre tinututukan din natin yung Quad Committee hearing sa Kamara. Kanina medyo nagsasalita na rin ata si Attorney Harry Roque, no, pero wala pa ata siyang binibigay na reaksyon sa pagkakadakip nga dito sa kanyang kliyenteng si Cassie. Naka naman. Baka hindi pa niya kasi alam. Then, nabulong na sa kanya yan, for sure, partner. May nag-abot na ng text sa kanya noon. Kasi nung una pa lang, hindi pa siya sumasalang. Alam na eh. Oo nga. Alam na niya. Napabalik na. Ina-expect na niya na baka tanungin din siya ng mga kongresista tungkol doon. Anyway, so, ang isa pang fina-follow up na rin po natin, syempre, mga kaservisyo, kung magbibigay na rin ng kanyang reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakadawit na naman sa pangalan niya nitong dalawang persons deprived of liberty o PDL, mm-hmm. na siya umano pa ang nag-congratulate dun sa mga pulis Davao dun sa pagkakapatay nga dun sa tatlong Chinese drug lord na nakapiit sa Davao Davao City Jail. Oo. No? Pero yun naman ako, partner, hindi rin naman ako maniniwala kaagad-agad. Dahil basta sabihin lang na narinig ko yung boses. At nabosesan ko lang. Mahalin mo kung si Tony Velasquez yun. Alam mo, totoo yun, partner. Kanina naisip ko yun na sabi niya, narinig ko na nagsalita dating Pangulong Duterte at sinabi niya na congrats. Ano sabi? Na congrats sa job well done. Kung hindi po si Pangulong Duterte yon at si Kakanturing lang, hindi po congrats ang sasabihin nun. Ano? Congratulazione! Congratulazione for a job well done! Eh, kasi, partner, hindi po pwedeng sabihing narinig ko. Hindi mo naman ba pagkakaila kung hearsay. Ano yung... Mm-hmm. Diba sabi, alam naman natin yung boses ni dating Pangulong Duterte. Pero wala. Hindi rin pwede. Hindi conclusive yun eh. Malay mo ba kung si Kakanturing lang yun? Mahirap patunayan. Oh.
So, ito tama, ano, ang sabi po sa amin ng ating Mission Control, nakaalis na muli yung convoy dun sa Bureau of Immigration sa Maynila. So, ibig sabihin nun, mabilis lang. Baka pinagpiano lang, di ba? Alam niyo yung piano, pinag-fingerprint lang. Baka pinicturan lamang dun sa kanilang photo booth. Tapos saka dediretso na daw ha, sa NBI. Nakaabang po doon ang ating kaserbisyo si Tricia Lindo para po mabantayan natin kung ano magiging pinakahuling ano pangyayari. Ito? Ano ito? Ano ito? Ito feeling ko partner, ito yung unang ngayon ba ito? Ngayon ba ito, Commander? Saan po ito? Sa labas mismo ng BI ba ito? Bureau of Immigration? Live po itong nakikita niyo po na video mula po sa, tige, tanungin natin ang Mission Control. Saan po ang lugar Immigration. Na ito? Ha? I-type mo. Bureau of Immigration. As usual, pinagkakaguluhan po. Kasi nga, it media. Makes sense na unahin na muna yung BI. Total, diretso naman silang sa NBI eh. Kailangan silang dalawa ng NBI. Kailangan silang dalawa. Oo. So, alam nga namang i-NBI mo muna, pero babalik ka rin dun sa BI, di isahan na lang. So, pero hiwalay yung lugar ng pagkakadetene nila, ha, partner. Ha? Oo, pero proprosesuhin sila nung, ipoproseso sila ng NBI, tama, silang dalawa. Tama. Anyway, 6:12 na po ng gabi, mga kaserbisyo. Patuloy po tayo siyempre nakaantabay kung ano po magiging mga pinakahuling kaganapan, ha? Diyan po siya pagkakadakip kina Sheila Go, kapatid po ni dating Bamban Mayor Alice Go, at sa kanila pong kasosyo sa negosyo na si Cassandra Leong, incorporator po ng Lucky South 99 na nagpatakbo po ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Babantayan po natin lahat po ng mga pangyayari yan, pero bago po yon, kami po ay kailangan muna magbigay daan sa ilang po mga mahahalagang mensahe at tayo po ay makikabalita sa ating pong pagbabalik dito pa rin sa Issue Spotted! 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 Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issues Spotted. Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issues Spotted. Gutom na tayo, Park. Gutom na tayo. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit? Pinag-uusapan po ba namin ay yung po bang mga kaganapan po sa pagkakadakip po kay Sheila Guo at saka kay Cassie Leong na pareho pong iniuugnay kay Alice Guo at sa mga illegal na operasyon ng mga Pogo? O ang pinag-uusapan po ba namin ay kung anong masarap na ipartner po sa kangkong chips? Or talbos ng kamote chips? Na binibenta po ni Migs Boost. Nabundo lang ako ni Migs kagabi. Grabe. Kung kayo po ay parang pelikula po na sinusubaybayan niyo po, kailangan talaga meron kayong inunguyan chichirya. Oo, parang popcorn exciting moment ito. Eh. Isabi nga ng mga nasa SOCMED, ilabas ang popcorn. Diba? Dahil pinapanood po natin ngayon na nasa inyo pong mga screen, kung kayo po ay nanonood sa television o sa inyo pong mga cellphone o laptop, ang tanggapan po ng Bureau of Immigration, no? Na kung saan po dinala muna, ito pong si Sheila Go, kapatid po ni dating Bamban Mayor Alice Go, kanila pong kanegosyo, si Cassie Leong, na incorporator po ng Lucky South 99. Ang kasasabi pa lamang kanina ay tapos na yung pagproseso sa Bureau of Immigration. Kaya nakita po natin kanina na ilang minuto pa lang nakalilipas, isinakay na naman po dun sa, anong tawag dun? Coaster. Coaster ba ang tawag dun? Ang panahon ko, minibus ang tawag dun. Coaster. Coaster. Ano ba? Coaster. Pero, sige. Isang tawag sa maliit coaster na van. Sige. Sinakay na po sila sa coaster para po ituloy yung biyahe nila papunta ng National Bureau of Investigation Office. May branch pala sila doon sa Araneta Avenue. I never knew that. I was today years old nung nalaman ko na may NBI office pala. Kala ko puro mga funeral parlor lang nandun eh. So may NBI office pala doon. Ganun ba? Parang nagtaka tuloy ako, bakit doon pumuesto ang NBI? Malapit sa mga funeral parlor, mayroon bang significance doon? Wag naman sana. Anyway, grabe. Pero sabi nga ni Dr. Casio, di ba, ng paok, na masalimuot na to. Hindi porket nadakip na to, okay na lahat. Masalimuot at nahihiwagaan daw sila. Oo. Wow, matalinhaga. Matalinhaga. Maraming adjectives. Makikibalita po muna tayo sa ating po mga kaserbisyo reporter. Kuha po tayo ng update. Ha? Doon nga po siya idinadaos po na quad committee hearing sa camera. Nandoon po at nakabantay si Pamela Vasquez. Pam, ano na nangyari?
Tony at Casey, sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin itong quadruple committee sa People's Center Building sa Batasang Pagbansa. Kanina ay bahagyan ng kainitan si Nakabayan Park District Representative Ronsalo at Attorney Harry Roque. Umabot nga ito sa punto kung saan naghain ng motion si Salo na i-cite in contempt itong si Roque dahil sa pagsisinungalingan niya na nagtungo si Roque sa Manila Regional Trial Court kaya hindi siya nakadalo sa pag-inig noong nakaraang linggo. Ayon kay Salo na wala umanong certification mula sa sheriff ng RTCO, ibig sabihin ay wala umano siyang nakaschedule na hearing noong August 16. Pag-amin naman kanina ni Attorney Harry Roque ay ito raw ay unnecessary at nag-sorry sa Quadcom at akala niya kasi ay Thursday ang hearing kaya nagpadala siya ng sulat na hindi siya makakadalo kasi Thursday itong August 16 ang hearing kung saan nga counsel ito nga si Attorney Harry Roque at huli na lamang daw niya nalaman na Biyernes ang Quad Committee at sa Pampanga siya gagawin. At ayun naman kay Representative Romeo Acop ay dapat harapin itong consequences kahit honest mistake at may bahaging pang kanina si Representative Acop na marami raw namamatay sa maling akala. At ayun naman kay Representative Reynante Arrogan, siya ay katakataka lang daw na tripling scheduling daw ay nagkakamali itong siya Attorney Harry Roque pero dinepensahan naman o depensa naman ni Representative Paul Danza na naniniwala naman daw siya na honest mistake itong ginawa o nangyari kay Attorney Harry Roque at dapat i-reprimand na lamang daw. Tony Casey, sa ngayon ay nag-uusap pa din itong ating mga kongresista kung dapat nga bang i-cite in contempt itong si Attorney Harry Roque. Bakit kaya nalilito siya sa scheduling? Di ba meron naman siyang special assistant na pwedeng special assistant ngayon. Ano na ba? Tapos na yung kontrata? Wala na siya. I see. Saka yun nga kasi ang dahil nga dating congressman itong si Harry Roque, dahil aware siya na wala talagang hearing every Friday. Pag-Friday? Oo naman. Late na lang daw niya nalaman. Naalala? Late na niya naalala? Oo, na meron palang Friday. Pero yun nga, ang ini-insist na ba ng mga congressman dito, bakit hindi man lang agad na in-inform itong ating mga mga congressista natin about ito. Pero alam mo, Pam, itong nangyari sa pagitan ni Attorney Harry Roque at ni Congressman Salo, isa lang yan, ha? Isa lang. Araw na matinding pagtatanong ang ginawa ng mga miyembro ng komite sa kanya. Iba-iba. Nagsimula kay Congresswoman Luistro. Tapos andyan din si Congresswoman Migs Nograles. Congressman Zia Alonto Adyong. Sunod-sunod sila, hindi ba? Tama. At ngayon nga, iniintay natin kung ano ba yung mag-decision itong ating mga congressman at congresswoman kung isa-cite in contempt na ba ito siya Attorney Harry Roque. Kasi kung hindi ako magkakamali, siya yung magiging unang resource person na ipapakontempt under nga o habang nagpapatuloy itong quad committee natin. Kasi itong siya na unang si Roselyn Baterna ay sa ibang hearing sa na-cite in contempt. Sandali lang pala, Pam. Kasi nung umpisa nung hearing at nung umpisa ng pagtatanong kay Harry, tinatanong nila yung misis. Dahil hindi ba dapat yung misis ni si Mrs. Roque ay dapat nandyan din sa hearing? Ganun? Naglabas kasi ng letter or nagpadala din, dala-dala niya Attorney Harry Roque yung letter na sinasabi nga na nag-undergo nga ng medical surgery itong yung may bahay niya na si Myla Roque. Kaya siya na lang din yung umattend for today's hearing, Casey. May ganun palang side development. Pero di ba parang gusto pa rin nila na mag-attend itong si Mrs. Roque? Oo, pero yun nga, sa ngayon kasi ay pinagbigyan dahil nakapagbigay naman ng letter itong may bahay na si Myla Roque na sumailalim nga sa medical surgery kung kaya hindi siya naka-attend ngayong araw. Sige, maraming salamat, Pamela Vasquez. O ngayon, alamin natin, nakarating na nga ba yung convoy doon po sa NBI Araneta Avenue? Alamin natin ang latest mula po kay Tricia Lindo. Tricia? Oh no. Nawala si Tricia. Ano na pala ang boses ni Tricia ngayon? Pero high pitch na, no? Medyo high pitch na naman talaga. Balikan natin maya-maya po si Tricia. Alamin natin kung anong latest po dun sa NBI, Quezon City. Kasi nga po, kaalis lang ata kanina nung convoy galing Bureau of Immigration. So baka mabilis lang kaya ang biyahe ngayon. Sabi siguro mga taga-BI. Yay!
Yay! Simula na ating long weekend. Tayo na, pwede na tayo mag... Sila naman tapos ngayon. Na, oo, FBI naman ngayon naghihintay. From na BI, from BI to NBI. Ah, yan po ang kaganapan. Iahatid po muna si Sheila Guo, kapatid ni dating Mayor Alice Guo. Ah, okay, sige. So, tama't wala na po sa linya ng telepono ating pong kaserbisyo. Kung hindi siya po ay nasa Zoom, Zoom, Zoom. Papaya! Ah, si Trisha, nasa Zoom ba? Supreme Commander? Or nasa Zoom ba? Hindi, hindi. Trisha, nadya ka pa ba sa labas ng NBI? Trisha. Yeah, hello, Trisha. Hello, sige. Hi. Hello, Tony at Casey. Pasado alas 6 na at wala pa rin dito sina Sheila Guo at saka si Cassandra Leong. Sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo dito na sila ay makarating. Sige, Trisha. Ano nangyari? Trisha. Sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo dahil kapaalis pa lamang sila sa immigration. Sa ngayon, yung traffic po medyo mabigat na rin dito sa Araneta Avenue. Sinabi rin kanina sa pahayag ni Justice Secretary Remulla na kailangan magiging o dadaan sa tamang proseso itong magaganap dito sa pagdinig sa dalawa, lalo na kailangan na marespeto pa rin ang kanilang karapatan. Asahan na pagkatapos ng questioning at debriefing dito sa NBI ay susunod naman silang ihaharap sa Senado at Kamara kapag meron na daw pagdinig. Alright. Okay. Thank you so much. Trisha Lindo po yan, nagbabantay pa rin sa NBI Quezon City. Partner, si Kuyang Robert Mano ay meron ding karagdagang detalye para sa atin. Kuyang Robert. Nakahabol ka na ba? Hindi, ang traffic, sobrang traffic. Karoon, nakahabol tayo ng impormasyon, nakalipat tayo agad. Nagkaroon ng konting changes dahil sabi ni ASEC Mico Clavano, idinaretso nga muna sa Bureau of Immigration and Deportation yung dalawa kasi doon na ipaprocess muna yung kanilang medical check-up. Kailangan na sila ma-medical check-up doon na. And then, sapagkat yung kay Sheila Godin na ang kaso ay paglabag doon sa passport law natin ay doon na din ipaprocess. Doon na gagawin yung inquest sa kanya. At pagkatapos ay saka daw magde-decide, kailangan muna makita ng mga official ng DOJ. Pupunta ngayon yung mga DOJ doon to check kung ang detention cell nila na gagamitin o yung temporary holding area nila ay sa BIDO dito na sa NBI sa Quezon City. So yun muna yung update natin, Tony at Casey. Alamin natin kung ano yung magiging final na decision ng DOJ dyan. Balik muna sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Kuyang Robert Mano, aba. O sige. Nako mga kaserbisyo, kailangan na po namin bumitaw ni partner Casey ha. Kasi alam nyo naman. Ano sabihin mo partner Cassie? Cassie Ong. hindi. Kailangan na po namin bumitaw kasi alam naman natin na magbibigay daan na po tayo para sa TV Patrol. Pero siyempre nakaabang po ano, lahat po ng mga media. Nakaabang na po dyan sa labas po ng National Bureau of Investigation Office sa May Araneta Avenue, Quezon City. At doon po natin itutuloy ha, yung pong pagsubaybay dito sa mga kaganapang ito. At makibalita po tayo maya-maya. Siyempre sa mga reporter din naman ng TV Patrol kung ano po mga pinakahuling kaganapan. Sila na po ang bubuntot dito kila Sheila Guo at saka kay Cassie Leong. Pansamantala kami magpapaalam na muna ng partner Casey. Aba, akala mo holiday today. Bukas holiday. Walang holiday yan. Daming balita. Happy holiday. So, ang sabi ni Katay, na happy holiday sa inyong dalawa kasi nadawit nyo pa ang pangalan ko. Hindi naman ako yung natawag kasi congratulations ang sinabi. Hindi dapat. Congratulations ni dapat. See? Kakan entering Tony Velasquez po ito. Constant Casey, Carmina Constantino Torres po hanggang bukas, Biyernes. Yes, so abangan nyo po lahat po ng mga kaganapan na na tinalakay po natin ngayon. Pagpapatuloy po ang pagbabalita sa TV Patrol! Susunod na! Hanggang bukas po mga kaserbisyo, ingat-ingat po kayo and good night! Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issues Spotted! Para updated sa balita at talakayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.